ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa ika-anim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, suma sa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki at pangangalanan mong Jesus." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayaring ito, gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" Sumagot sa kanya ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos." At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa ika-anim na buwan na siyang itinuturing na baog mula ngang imposible sa Diyos. Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utosan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. Ang lahat ay kagagawan at bunga ng kagandahang loob o biyaya ng Diyos. Totoong kahanga-hanga ang mapagtiwalang paglalagak ni Maria ng kanyang sarili sa kamay ng Diyos at sa kanyang mahiwagang plano na may kinalaman sa pagsilang ng kikilalaning anak ng kataas-taasan na maghahari magpakailanman. Hindi siya pinilit ng anghel, at totoong maaari din sana siyang tumanggi kung gugustuhin niya. Pero dahil nga puspos ng grasya si Maria, malaya at malugod niyang nagawa ang inaasahan ng Diyos sa kanya. Dahil sumasa kanya ang Diyos, ang hangarin ng Diyos ay hangarin na rin ni Maria. Ang kalooban ng Diyos ay kalooban na rin ni Maria. At ang pagkilos ng Diyos ay siya ring naging pagkilos ni Maria. Sa makatuwid, bagamat kapistahan ni Maria ang ipinagdiriwang natin ngayon, ang kapistahang ito rin ay nagpapaalala higit sa lahat sa magandang niloloob ng Diyos, hindi lang para kay Maria, kundi para sa lahat ng tao at sa buong sanlibutan. Pagsasagawa, ang kalayaang magdesisyon at kumilos ayon sa ating kagustuhan ay isang napakahalagang kaloob ng Diyos. Paano mo ginagamit ang kalayaang ito?